Thank you, Brother Joseph. So for our session tonight, we are blessed to have another returning speaker. He earned his bachelor's degree in psychology from PUP Santa Mesa, and he's also a graduate of the Grace Ministerial Academy. Currently, he is studying to earn his Master of Arts in Biblical Counseling at PTS College in Advanced Studies. He is a former Applied Behavioral Analyst and Volunteer Psychology Practitioner in Cavite Center for Mental Health. He is a part-time instructor at the Emilio Aguinaldo College, Cavite, and he is the pastor of Grace Through Faith Community Church in Dasmariñas, Cavite. To speak on tonight's topic, The Beauty of Limitations, A Counselor's Response to Struggling Learners, here is Pastor Eman Tamargo. Good evening, everyone. I hope that you can hear me clearly. So our topic is about the beauty of limitations, a counselor's response to struggling learners. So as a counselor, I would like to guide you to understand that we are limited. So how do we define that limitation, the term limitation? So that's the first in our objectives. Second is to observe the reality of limitation in different contexts. So narinig natin dun sa first part yung iba't ibang konteksto or struggles ng mga tao na affected no ng ganitong setup. And lastly, we aim to understand the reality of limitations biblically. So since this is a campus ministry, from a counselor's perspective, I would like you to be guided on the on the readings of the scripture to let you understand the deeper principles involved in limitations. So let's start. The first part of my lecture, this is a three-part lecture. I titled it The Definition and Manifestations of Limitation. So in the first session, we have noted many things about the struggles from different perspectives. First, we have learned from a full-time student, from a working student, from a student turned fresh graduate, and also from an instructor's perspective of their situation. On the second part, we have heard an insight from a professor also about the current setup about learning and distance learning. So we have been taught about the learning setup that strives to properly communicate and facilitate learning. So tonight, we will review those things and trying to find a common struggle and how to address it. So the common word that I have observed on their struggles, I have come up with four. First, connection. Second is time. Third is distance. And lastly, finance. So yan yung mga nakita ko, no? Nag-take notes din kasi ako at napansin ko na yun ang common ngayon na struggle. So we will focus on these four concerns, and these four concerns has this common term, limitations. To me, this is the word that best suits the conditions that we have right now. So how should we define limitations? What is limitations? So from the Merriam-Webster's dictionary, I have come up with two meanings or definitions about the word limitation. Limitation is a limiting rule or circumstance or a restriction. Second, limitation is a condition of limited ability, a defect, or failing. So palagi natin itong naririnig, no? Mula nung nag-pandemic, limitado ang paglabas ng bahay, limitado ang contact, no? Limited contact. So maraming mga sirkumstansya, no? Na
masasabi nating limitation, no? This is a good definition. But let us observe, when people say that they are limited, they automatically deem it as negative. So pagka ginamit natin ito, no, sa wikang Tagalog, Filipino, na limitado ako o nandito na ako sa aking hangganan, eh, nandun agad tayo sa kaisipan na hindi ko kayang gawin yung isang bagay, no? Kaya kulang ang meron ako para makamit ko yung isang bagay na gusto ko, no? So paano natin makikita yung word na limitation sa mga narinig natin from our previous lectures? So let's discuss first the word connection. So ano yung nakikita nating limitasyon doon sa term na connection? Sabi ng second lecturer na si Dr. Jean, technology mediation creates transactional distance. So doon sa ginagamit natin ngayon, kagaya ng ating setup ngayon, no, na virtual, malayo yung ating contact, no? Ako bilang lecturer at kayo bilang listener, that's a relevant example of technology mediation. So yung sinasabi ko, dumadali siya through my laptop, through the mic, and by the internet connection, so nakarating yan sa inyo. Pero kapag naramdaman natin yung mga problema dun sa technology meron tayo, it creates a limitation. So what are the examples of limitation with regards to connection? Una, we strive for clarity. So maybe you have experienced yung lagi nating sinasabi na okay na ba, malinaw na ba yung boses ko, narinig na ba ako ng maayos gaya ng ginawa ko kanina. That's a striving for clarity. Gusto nating malinaw nating maipabatid yung gusto nating sabihin, pero nalilimitahan tayo kasi yung internet natin, ganito lang kababa yung Mbps, o kaya naman hindi maganda ang pagkakakabit, o kaya naman ay ang daming gumagamit ng internet, no? Isa yon sa pag-strive for clarity. And mahalaga yon lalo, no, sa learner na gusto niyang ipabatid yung kanyang pagtuturo ng malinaw sa kanyang estudyante, at yung estudyante ay gusto niyang maging malinaw din sa kanya, at itatanong niya ngayon sa kanyang learner, educator, kung tama ba ang kanyang naintindihan. So yun yung feedback. Second, we are striving for output. So sa connection na ito, no, na ginagamit natin ngayon, minsan nagiging dahilan siya para hindi tayo makapag-produce ng output. Ang setup na to, no, just like what I observed sa mga youth na hinandle ko dati, output based ang virtual learning, no, para sa kanila, dahil mahina rin sila sa recitation, so idinadaan ngayon sa output pa kumpletuhan ng output. Yan, may mga sinasabi tayo like, ma'am, sir, mahirap po yung connection dito sa amin. Hirap po ako makapag-send ng requirements. Hindi ko ma-click yung link or hindi ko mabasa yung mga questions dun sa binigay niyong exam. So that's one limitation. And third, we are striving for interaction, no? Halimbawa, uy, natanggap mo ba yung announcement ng requirements or exam natin? Diba? Interaction among the students. So gusto natin na makapag-aral tayo ng maayos, kaya gusto rin natin kumonekta sa ating mga kaklase. Pero dahil nalilimitahan tayo, no, hindi natin alam minsan o madalas yung nangyayari sa ating klase. Minsan may group project pala, pero dahil nga sa connection, hindi mo natanggap yon. Tapos malaman mo na hindi ka pala kasali dun sa group project grade na binigay sa kanila, na hindi mo naman kasalanan, o di kaya na-late kang gumising, no? So isa yon, no? Isa ang connection sa limitation. Related to this is time. A 24-hour day seems inadequate for a busy student.
Di ba kapag nakaranas kayo ng madaming requirements or output, di ba? Hindi tayo magkamayo kung saan natin ilalagay 'yon sa 24 hours ng isang araw natin sa buhay, di ba? So may tatlo tayong halimbawa. First, we juggle between subjects. O minsan may mga major na mga subjects, merong mga major subjects yung steady lang, or meron ding mga pa-minor na mga subjects na dahil ayaw nilang magpadaig sa mga major, mas marami yung requirements nila, no? May mga halimbawa pa TikTok, hindi mo alam kung saan ka magshoot or mga ganung bagay. So ina-arrange natin o nalilito na tayo kung paano natin i-divide, i-manage yung ating time. And so goes with juggling our personal life. Siguro wala nga amin sa atin na umaten tayo sa virtual class natin na hindi pa naliligo kasi hindi naman tayo maamoy sa klase o di kaya naman hindi pa tayo nag-toothbrush. So mga ganung bagay, no, na dahil sa dami ng ginagawa natin, sinasakripisyo natin yung portion ng ating time para mabigyan ng atensyon yung ibang pang mga priorities natin, no. Pero at the expense of it, nangyayari, nakakalimutan mo yung iyong health, yung mental health mo, hindi ka na nakakapag-exercise, hindi ka na nakapaglinis ng kwarto. Yan ang mga nadyajuggle natin sa ating personal life. And third, we are also juggling our social life. Dahil sa pagiging busy natin as a student or learner, nangyayari, either you leave your subjects for your social peers, no? Dahil sa dami, gusto mo na magpahinga, gusto mo nang lumamierda o makipag-usap sa iyong mga kaibigan o kaklase at the expense of your requirements, or you're too focused on your subjects at nangyayari, hindi ka na nagkakaroon ng family time. Halimbawa, sa hapagkainan, dahil marami kang ginagawa requirements, hindi na kayo sabay-sabay kumain or dinadala mo yung laptop sa hapagkainan, which is a perfect time for communication between the family, within the family, or yung mga popular sa mga kabataan, papipiliin, kailangan ko bang pumili kung mag-aaral muna o love life, no? Kasi sa development natin bilang mga kabataan, gusto rin natin may nag-a-affirm sa atin, may nag-encourage sa atin na, uy, kaya mo yan. Yun, yung iba na inggit na sana all merong jowa na kasabay graduate. So, we are juggling those things. Third is distance. Obviously, the IATF guidelines has been the new normal in considering distances. Diba? Ang hirap tumulay noon pag wala kang certificate, no, yung parang pass mo sa mga checkpoint, kung kailangan pa ba ng RT-PCR, so maraming clearance, health clearances. At hindi lang yon, no, dahil mahirap lumabas, ayaw natin magkasakit, so ang nangyayari na lang, nagpapa-courier na lang tayo, magpapa-grab na lang tayo ng mga pagkain or groceries. So yun yung nagiging effect ng limitation natin sa distance, no, basic commodities, and most especially yung mga school requirements natin. Halimbawa, kung kailangan ng laboratory exercise or oral presentation ng thesis, no, or mga demonstration ng ating mga tasks, so kasama yan, yan ang mga school related na mga appointments. So kailangan ko yata may pag-usap sa aking professor pero hindi siya available virtually, kailangan ko makipagkita sa kanya. So ito yung mga bagay, no, na nakapaloob dito. Second, leisure time. Halimbawa, no, may gusto kang puntahan pero dahil meron kang problem physically sa iyong health, hindi ka makapag-unwind sa dami ng requirements na kailangan mong gawin, no, sa mga subjects mo. So doon na lilimitahan ang tao na makapag
magkaroon ng refreshment, no, sa ganitong bagay. And third, at ito yung isa sa mga pinakamahalaga, no, community related distance. Dahil sa dami mong ginagawa, considering your distance, hindi ka makabisita sa iyong family kung ikaw ay malayo sa family mo, ikaw ay nagdo-dorm, o di kaya naman nahirapan ka na bumisita sa mga kamag-anak and to those who are affiliated or member of a local church. Dahil sa iyong distance, nagtitiis ka sa virtual connection or sa virtual meetings na alam naman natin na mas mayroong pagpapala ang Diyos kapag ka ikaw ay nasa presensya ng kapatiran, pag ikaw ay nakaka-attend sa mga lingguhang pagsamba. So mahalaga yon para sa atin. Pero dahil nga sa distansya, nalilimitahan tayong gawin ang mga bagay na ito. And lastly, finance. So the learner is limited on what he or she has received from different sources. So meron tayong allowances, marahil meron tayong income from a part-time job, di ba? Merong isang nag-share as a working student. So nadjajuggle mo na yung time, though meron kang income doon, no? Pero meron pa rin limitasyon. Meron nga dumating sa iyo na pondo, pero hindi mo alam kung paano to gagastusin. Saan mo gugugulin yung pera? So tinatawag natin yan na financial illiteracy. So ano ba yung kailangan kong paglaanan ng pera? Lalo na kung transition na tayo sa pagiging independent, hindi ba? Halimbawa, ikaw mag-isa ka lang sa dorm. Magkano lang ilalaan mo para sa pagkain? Magkano lang yung ilalaan mo para sa gadgets and maintenance, para sa yung social life, or sa mga Christians sa naniniwala sa tithes, ano ba ang paano ko ba to itatabi para sa Panginoon. Second is unexpected spending. So may mga hindi tayo inaasahan o mga surprises from our educators, from our professors, na meron tayong requirement na hindi natin inaasahang kailangan pala ng malaking gastos. Hindi ko sinasabing hindi tayo nasabihan totally ng mga requirements, pero nangyari, hindi mo natansya yung meron ka sa ngayon. Kaya unexpected na spending. O di kaya naman, natapunan ng tubig or kape yung laptop, eh nasira, hindi mo alam kung paano ka makaipon ulit para bumili. Paano mo maayos? No? And third is unnecessary spending. No? Alam mo naman na nakabudget ka na sa mga ganitong bagay, pero dahil nga sa iyong stress, meron kang mga pinaglalaanan ng iyong pera or income na nauubos na dahil gusto mong makaalpas ka sa stress. So tinatawag nga natin yun, yung na stress eating. So kailangan naka-Starbucks ka or naka magandang ano ka, pagkain or kung ano man ang makakapawi ng iyong stress, no, too much coffee, yan ay mga necessary spending. So sa apat na to, connection, time, distance, and finance, nagke-create yon sa atin ng internal struggle. Ano ba yung pinalilitaw nito sa atin, sa ating mga kaisipan, sa ating mga damdamin? And the common reactions are fear. Ayaw nating bumagsak sa ating exam. I want to excel on this particular subject. I really want to please my parents. I don't want to fail them, so I fear that I will not be an achiever in the future. Natatakot ako na baka pag nag-risk pa ako, magkakasakit ako, baka magkaroon ako ng COVID. No? Marami tayong bagay na kinatatakutan. At sa mga limitasyon na to,
eh, nagsasanga yung mga takot na ito. Baka mag-break kami ng girlfriend ko o kaya naman eh baka magalit sa akin si Papa na hindi ako naka-attend sa kanyang birthday, sa mga family gathering. So those are examples of fear. And then frustration. So dahil hindi mo nga magawa yung mga bagay na yon, it's either you blame yourself or you blame others. So minsan, nagiging aggressive ka, nagagalit ka, magpo-post ka sa Facebook na ayoko na, no? O kaya naman eh, kailan bang matatapos to? Or dahil sa internet mo, magpo-post ka dun sa Facebook page ng internet provider, sabihin no, bulok internet. So maraming halimbawa ng frustration. We blame ourselves dahil sa mga naging decisions natin or others dahil hindi nila ginawa yung kanilang part, kasalanan mo, kaya ako nalilimitahan ngayon. So yan ay frustration. And third, futility. So minsan, sa katahimikan ng iyong gabi, maisip mo na ano pa bang saysay ng pag-aaral na to kung virtual lang naman. So you are being led to a downward spiral of uselessness. Wala nang kwenta tong pag-aaral na to, hindi ako makapag-concentrate. O di kaya naman ay worthlessness. Wala na, hindi ko na makita yung sense ng ginagawa ko. Wala na tong pakinabang, total, di rin naman ako mag-a-achieve, di ko makukuha yung gusto kong diploma, no? O di kaya naman hopelessness. Wala na. Ayoko na mag-aral. Ayoko nang i-meet pa yung expectation ng family ko. So the point is, whatever hinders our desire to achieve something is a limitation. When I say hinder, I mean that whatever that makes something difficult to achieve, na hindi naman tayo totally, no, if not at all, na ma-achieve yung bagay na yon, papahirapan talaga tayo. So yun ay limitation. So nakita naman natin kanina, very common yung mga bagay na ito na nalilimitahan tayo para ma-achieve natin ang isang bagay. And it all goes down to desire. Ano ba yung desire natin? No, binigay nga sa second lecture na our desire is to learn, to achieve, no, and not just to comply with the requirements, but to achieve something. And whatever hinders us to achieve that goal is limitation. So my second point is to address this limitation, to address those struggles that hinders us to achieve. I do not totally remove that limitation, but I want you to see, in light of Scripture, the beauty of limitation. So let's read from Job chapter 14, verse 1 to 6. Man who is born of a woman is few of days and full of trouble. He comes out like a flower and withers. He flees like a shadow and continues not. And do you open your eyes on such a one and bring me into judgment with you? Who can bring a clean thing out of an unclean? There is not one, since his days are determined and the number of his months is with you, and you have appointed his limits that he cannot pass. Look away from him and leave him alone, that he may enjoy like a hired hand his day. May kita natin dito ang dalawang bagay. Una, we can see the futility and brevity of life. Just a quick context, we all know Job. Job is a righteous man based on God's perspective, and he tried to test Job by using or by allowing the enemy to remove everything from him. At ang isa sa mga nakikita ni Job dito is that
maybe God is punishing us. No, at hindi niyo pinapayo sa kanya. No, kasalanan mo kasi kaya ka nang kakaganyan. Or sinasabi niya na ganito tayo nilikha ng Diyos, talagang tayo ay mawawala. Yun ang sinabi niya sa last verse ng chapter 13. Man wastes away like a rotten thing, like a garment that is moth-eaten. So mababasa natin sa unang part. Yung tumutukoy sa kaiksian at kawalang saysay ng ating buhay. Futility and brevity of life. Very strong yung sinabi dito sa verse 1. Man who is born of a woman is of few days, limited days, but there is full of trouble. Maiksi na nga ang buhay, pero maraming pasakit. Kaya ang sabi ngayon sa verse 6, can God give this creature a break from all his troubles? Kumbaga, Lord, time first muna. Hindi ako makahinga. Dami kong ginagawa. So ito yun, futility and brevity of life. Since we are created with a limitation, no, we cannot do what is appointed to us because our life is only short. At yun yung sinasabi natin sa pangalawa, the limitation of man. Can man do what God has not appointed to him? Obviously not. Sabi dito sa verse 5 to 6, since his days are determined, the number of his months is with you. You have appointed his limits so that he cannot pass. So sinasabi dito ng Panginoon that the original design of man is limited to what God has appointed or decreed to him. We are created as embodied souls. We are only designed to what our hands can only do. Kung ilang oras lang tayo kayang magising, no, magtrabaho. Yan ang mga disenyo sa atin ng Panginoon. Pero dahil sa dumating na kasalanan sa sanlibutan, as a single stream, everything is affected and limited. So, anong ginagawa nung suffering na yun? Anong ginagawa nung naging effect ng kasalanan sa sanlibutan? It may fall on any part. Di ba? Halimbawa, ikaw na isang mag-aaral, ang dami mong mga subjects, nawala ng internet. So lahat ng yon apektado. At hindi lang yon, in every sphere of life, God can appoint a limitation to us. Family, friends, our health, our mental health, our spiritual health, everything is and could be affected by limitations. Hindi lang yon, it may singly, it may once fall, but into many parts. So isang buhusan, pero apektado ang lahat. Diba? So sa connection pa lang eh, kung dependent ka virtually, hindi ka rin makakausap ng iyong family, or hindi ka makakapanood sa YouTube ng mga lectures. So, isang bagay yun. Pero ang isa sa mga tatandaan natin, God has appointed us a limitation that often falls on the tender part. The one that is least unexpected because of our too much comfort. So kung tayo masyado tayong nakatingin sa comfort na yon, na hindi natin nakikita yung limitation na yon, God will limit us. Why? Because it sets a grand competition with God, especially with the Lord Jesus Christ, and of spiritual things. So kaya pala tayo nililimitahan ng Diyos ay para maintindihan natin yung mga bagay na mas mahalagang bigyan natin ng atensyon. And that is Christ
and those are spiritual things. So let me give you 2 points. Limitations in man, if handled by a restless heart, always lead to sinful reactions. So pag laging ang puso mo or yung isip mo ay aligaga, balisa, eh lagi mong isipin na ang limitations mo ay naghihinder sa iyo para gawin yung mga bagay na gusto mo. Pero ang problema ay hindi yung mismong limitation, kundi yung heart natin on how to perceive those limitations. Kaya nga, if our hearts are restless, we will be always led to sinful reactions. Matatakot tayo kasi hindi natin makita yung mangyayari, hindi natin ma-predict. Ito lang yung kakayanan natin. Kaya nakakaisip tayo ng mga bagay na hindi naman dapat natin gawin. Hindi ba? We always seek our own comfort. We always seek our own yet sinful desires. Maraming ganong bagay. Hindi tayo nakakapag-focus sa kung ano yung meron sa araw na to. At gusto natin na masilip man lang kung anong mangyayari sa hinaharap. So, if our hearts are restless, limitations for us seems ugly. Second, limitations are a God-given reminder to mankind. Our brevity and God's eternity. God has implanted eternity in our hearts. Kaya nga, hindi tayo napapakali sa kung ano lang yung mangyayari sa araw na to. Because we possess that eternal perspective, yung eternity sa puso natin, lagi natin gustong alamin kung anong mangyayari sa hinaharap. Kaya pinapaalala ng Diyos na whenever we are limited, we are to be reminded of resources, the time, the people, and everything na binigay niya sa atin. God has given everything for a day for us to be productive. Dahil our days are numbered and the days are evil, sabi nga sa Philippians 4. At ang gusto natin, at ang gusto ng Diyos, use those limitations as you prepare for eternity. In part 3, reflections and challenges. First, our own limitations should lead us to check our heart's condition. Does my limitation lead me to more misery? Maraming ulat ngayon na mababasa tayo o maririnig na maaaring makapag stray away ng ating focus. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, kapag marami tayong nai-input na info o maraming mga alalahanin sa atin o maraming hinaharap na gusto nating alamin pa, it is wearisome for us. Sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 12, "Further and further, my son, be admonished by these. Of making many books, there is no end, and much study is wearisome to the flesh." Ilang units pa nga lang ng subject natin, eh hirap na tayong pag-aralan. Isama mo pa yung iba't ibang aspeto na kailangan pa nating maintindihan. So it is very exhausting for us. It creates more sorrow. If not checked from our heart, no? Sana hindi ka madulutan ng mas higit na kapighatian kapag ka ikaw ay nalilimitahan sa maraming bagay. Second, our own limitations should lead us to focus on the things we cannot control. Can I do it with the resources I have? So, kapag ito yung pera mo, ito yung laptop mo, ito yung internet mo ngayon,
how can you maximize those things? Can you solve every problem? Or could you focus on the problems that you can control? Ikaw, halimbawa, nag-aaral ka, pero makakabasa ka ng isang political issue, tapos inis na inis ka ngayon, mangyayari sa'yo, hindi ka mapag-focus sa iyong work or study or anything na maaaring makagrab ng iyong attention, eh parang gustong-gusto mo na agad solusyonan. Pero think about the resources that you have. And third, our own limitations should adorn the beauty of God's decree. Yung pagtatalaga ng Diyos. Does it comfort you that God is in control? So kung meron kang limitasyon, God is using that limitation for you to be joyful or to consider. Sabi sa Ecclesiastes 7:14, the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider. Surely God has appointed the one as well as the other, so that man can find out nothing that will come after him. Let me close by a situation. What if your professor in the first day of your class told you about all the requirements that you have to submit? Ano kaya yung maramdaman mo? Are you glad? Are you afraid? Are you worried? Are you angry? Siguro ang unang-una nating isipin eh, nakakalula. Ang Diyos natin, in His gracious and loving wisdom, niloob niya na hindi lahat natin malaman lahat ng bagay. And that is the beauty of limitation. In God's decree, it is for Him alone. Those secrets, sabi nga sa Deuteronomy 29:29, but the things that are revealed to us, we are to obey. And what are those? To love the Lord with the whole of our being, and to consider spiritual things. And so my conclusion, if there is any beautiful truth that we all must learn, it is this, that God's infinite wisdom governs our finitude. Don't make that limitation a disadvantage to you. God providentially put that on your life to understand that you are limited, that you are few of days, but you have a God that you need to remember in this life. So that ends my lecture. Thank you for listening. Okay, thank you very much for your talk, Pastor Emma. Now we will move on to our Q&A portion, but first let me give a few reminders. Please keep your questions short and straight to the point so that we can have more time for as many questions as possible. Please avoid asking questions regarding very specific cases that might involve sharing private information. For live questions, please use Zoom's raise hand function to be acknowledged by me, your moderator, or you can also send them through the Zoom chat or privately to our RCM Zoom host, Brother Jonathan, or to me, Sister Elisa. For those joining on Facebook Live, you may ask questions by sending them in the comments section of our FB Live or by sending a private message to the RCM FB page. Your questions will be forwarded to the speaker as time permits. So, ayun, Kuya Eman, we have a forwarded testimony here. Forwarded, it's actually from me. I don't remember where, but I remember hearing from many people, no, especially in the beginning of the pandemic, beginning of quarantine, na we need limitations in our life to be to be reminded of now we are human and we need to rely on the Lord, not on ourselves. Kasi there is a tendency, especially with the mentality today, na kaya ko to, kaya natin to,
I think there's something I was reminded of during the pandemic, yung how much we need to rely on the Lord's enabling and not our own strength and capabilities. So ayun, share ko lang kasi your talk reminded me of that. So we have another question here, if unless you would want to react to that. Well, thank you dun sa ganung reflection. Kaya nga, ang naging observation natin kanina is that when we think about limitation, parang it's either on the extreme of inability na talagang wala na tayong magagawa. Parang nagiging fatalistic na tayo na naging, or passive na, sige, confirm na lang ako kung anong sabihin ng gobyerno, kung anong sabihin ng, kung ano yung maging setup ko sa university. Pero sa lecture na to, yun nga, I hope that the listeners got the point that there is beauty in limitation. There is beauty of limitations. Na we can use those limitations in our advantage to really prioritize the things that yun nga, that is needed for a day para maiwasan natin yung worry, and also for the things that are eternal, kung ano yung talagang pinakamahalaga. Okay, thank you, Pastor Eman. We have a question here. Sabi po, paano kapag gobyerno ang pangunahing salarin or sanhi sa limitasyong nararanasan? For example, yung hindi nag-cancel ng flights from countries with recorded COVID cases no earlier pandemic, or hindi daw nagpapamass testing noon. How do we address that or react to that as Christians po? So kanina, no, nilagay natin yung example ng IATF guidelines dun sa distance. Yun nga, ang lagi na ang sinasabi ng pamahalaan, ito ay pinag-aralan, pero to what extent should we understand kung bakit ganun yung kanilang naging guidelines? Di ba? Very exhausting yun. You have to understand in the perspective of a researcher, or an LGU, di ba? Or a health advocate, di ba? So, ang natitira na lang sa atin, with the resources that we have, what we can do. What should we do, rather, sa mga guidelines na yun? Kailangan ba na lahat questionin natin bakit? Pero sa araw na to, parang hindi ako makagalaw kasi ang dami kong tanong na gustong masagot. So kahit na yun, may mga sabi natin mga errors sa mga decisions ng government, it doesn't dismiss the fact that we are still responsible to help the government to implement those guidelines. So, di ba, hindi naman, though yun nga, we have the liberty of conscience to either take a vaccine or not, pero dahil may mga researches, di ba, nako-convince din tayo, so maybe eventually we can understand na it is for our benefit, hindi para malimitahan talaga tayo or trip lang ng pamahalaan. Okay, thank you for that answer, Pastor Eman. Again, I would, if you have any questions for live questions here on Zoom, you may use the raise hand function to be acknowledged by me, or you can send them to the Zoom chat or privately to Brother Jonathan or to me, Sister Eliza. For those on Facebook, you may comment your questions in the comment section of the FB Live, or if you'd prefer to do it privately, you can send a private message to the RCM Facebook page and we will forward your questions to the speaker as time permits. We have another question here, Pastor Eman. Sabi po, how should we counsel our non-believing friends struggling with limitations, especially during the pandemic? If our comfort as believers is our belief that God is in control and they don't believe in God, how should we address that? Okay, well, this is the great opportunity for them to learn about the sense of being limited. Kasi yun nga, they will deny that there is a God that is in control. Well, if that is the case, na sila ay unbeliever,
denying that there's a God, well, how can they explain? They really or give a sense of their limitation. Eh, di ba, kung sila ang Diyos, kasi hindi nga sila naniniwala, so what is left is their own strength. So, dapat hindi pala sila limitado. Kayang-kaya pala nila lahat ng bagay. Yun ang folly ng denying that there's a God that is in control. So, kaya binigay natin yung wisdom kanina sa Job because we can make sense of that limitation or in a general sense, yung perspective of suffering because there is a God that decreed that suffering for us to know that there is a solution to that suffering, which is the Lord Jesus Christ. So we can make sense of the suffering because the Lord Jesus Christ lived, died, and rose again from the dead so that we can have the fullness of that of the blessing or of that understanding, no, ng ating limitation. No, pagdating naman sa eternity, of course that's ano na, beyond time, eh wala nang limitation. Hindi na tayo malilimitahan dahil sa ating sickness, sa ating mga sinful desires. So sa atheistic worldview, wala silang ganong sense. Siguro kung sila ay naniniwala sa evolution, so bakit hanggang ngayon nalilimitahan ng mga chimpanzee sa pag-evolve, 'di ba? Anong dahilan? No, what is the best proof that they can provide? Kaya mahalaga na mapakinggan nila yung ating lecture so that by the power of the Holy Spirit they could understand that suffering makes sense if there is a God to believe. Okay, thank you for your answer, Pastor Eman. May follow-up po ako for that question. Is it possible to counsel without using scripture? I think depende na kung humihingi ba talaga siya ng counsel or kailangan lang may makinig sa kanya. Pero kung ang mga sinasabi niya ay questions about life, no, so there is no perfect ground or perfect source of counsel but the scriptures alone. Kasi kung titingin lang tayo sa reason, si Job hindi niya alam lahat ng nangyayari sa kanya. Job is a good example of a person that do not exhaust his whole life to understand everything. Kaya nga, sabi niya, noon na ririnig lang kita, ngayon nakikita na kita. Pero hindi ibig sabihin na nakikita niya lahat ng bagay, but even if I don't understand everything that is happening, I trust in you. Nagtitiwala ako sa iyong pagkasoberano. So, mahirap tanggalin yung scripture sa pagka-counsel. Pero yun nga, may mga pagkakataon na hindi laging mayroong exhaustive na passage or lagi kang may sasabihing scripture. Baka hindi mo pa turn para magpayo, kailangan mo nang may makinig sa kanya. So yun ang ano. Okay, thank you, Pastor Eman. We have one more question here. Sabi po, how do we air out our concerns in a Christian manner? Sometimes we tend to grumble immediately and resort to social media to rant. Again, siguro ang pinaka sa scripture, ang isa sa mga karapat dapat siguro mag-rant ay si Job. Hindi ko sinasabi na lisensya na yon, pero dahil sa naranasan niya in many aspects of his life, eh sinubukan niyang mag-plead ng kanyang case sa Diyos na
Panginoon, hindi mo naman naintindihan yung nangyayari sa akin eh, kasi nandiyan ka. Soberano ka, pero ako hindi. So, there is a place for pleading if we know that there's an advocate. Diba? Alimbawa, sa isang korte, hindi ka pwedeng ikaw na akusado, kaya biktima, ipupunta ka sa korte para ilahad yung kaso mo, na kasuhan mo si ganito, si ganyan. Merong advocate, yung lawyer, di ba? Sa scriptures, ang ating advocate ay ang Panginoong Hesukristo. Though walang knowledge si Job tungkol sa Panginoong Hesukristo, alam niya na merong kailangang mamagitan sa kanya at sa Diyos. So, ano ang tamang ranting? Anong tamang pag-plead para maiwasan natin ang complaint? We plead through prayer. We plead to God, knowing that the Lord Jesus Christ sympathizes with our weakness, and may iwasan yon na tayo mag-rumble by the grace that is brought by the Holy Spirit to comfort us and to remember those things that are to be thankful for. Eh yun, i-check din natin yung mga puso natin. Baka ang dami nating nirarant, mas marami pa yung rant natin sa Facebook kaysa sa panahon nating manalangin. Diba? So hindi maganda yon para sa isang Kristiyano, that is not wise. Eh kung nagrarant tayo nang hindi tayo nagpe-pray, eh parang hindi sinasabi na rin natin na hindi tayo nagtitiwala sa pagkasoberano ng ating Panginoon. So grumbling is a sin. Grumbling without prayer is a lame Christian that does not exercise full dependence on God. Okay, thank you, Pastor Emma. And we have one last question, follow-up lang po sa last question. Mm-hmm. Meron ba pong coping mechanisms or responses na unbiblical? For example, some people, pag nag-struggle sila na, especially nahihirapan na po talaga sila, some people say na, just scream when mm-hmm. you're alone in your room, or mga ganong coping mechanisms to vent out their frustration. May mga, is that wrong? Is that biblically wrong or hindi naman po? I just wanted to ask that. Hindi maiwasan na titili tayo, di ba? Pag dami na nape-pressure ka na, di ba? Sisigaw tayo. Pero ang isang sinabi sa scripture, we can cry, we groan, sabi sa Romans chapter 8, di ba? We cry to God, Abba Father. Yun ang privilege ng isang anak ng Diyos. At yun ang isang magandang venue to cry, di ba? Maatim ba ng tatay mo na sigaw ka lang ng sigaw tapos hindi niya alam po anong meron, di ba? So yun yung tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. If we are a child of God, we have this privilege to cry unto Him, to tell what we need, because the Father knows the needs of His children. Kapag titili lang tayo, okay, na-alleviate yung iyong stress, and then what? Diba? Kaya may kailangan ka pa rin isipin eh, sa bagay na yun eh. Halimbawa, gano kalayo yung kailangan mong ibakasyon para magkaroon ka ng refreshment. Diba? Lumabas ka nga lang ng bahay, mag-ice cream ka lang, diba? May refreshment na yun. Pero, kailangan kasi nung objective na aspect doon sa bagay na yun. Kasi, subjective, okay na siya. Pero anong na-realize mo sa ginawa mo? Diba? Hay, okay na, nakasigaw na ako. Tapos bukas, gano'n na naman. So sisigaw ka na naman, mas mataas pa. Diba? So kailangan, kailangan na ma-divert yung ganong mga responses, or sabi mo nga, mga coping mechanisms. Especially if there is a God that can hear your sentiments, your groanings, di ba? And yung importance ng pagiging intercessor and mediator ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, thank you, Pastor Emma. That was our last question for our Q&A portion tonight. Thank you for answering the questions and for your talk. Tonight,
Pastor Emma spoke about how we should try to look at limitations as a way of God directing us back to Him. So thank you again, Pastor Emma. We have a few more announcements before we end tonight. Handouts from this week will be emailed to our registered participants.